Hi mga kahabi. At ngayon, quick update lang po tayo, no, dito sa albino Bluetooth Pasco na nilagay dito sa 1 gallon breeding tank. Ngayon ito, tingnan natin, check natin. So, ang nilagay ko dito yung female na albino Bluetooth Pasco na buntis na. So ayan, kung mapansin nyo, kumipis na siya. So dati malaki yan yung ano niya, yung kanyang tiyan na buntis talaga siya. At kung mapansin nyo, mayroon na rin mga fry. Ayan. So itong female na to, nanganak na siya. Ayan, running fry na albino blue tupas. So dito nanganak na yung female na albino blue tupas. Ayan, dami ng mga fry. So hindi ko nalagyan ng ganito. So walang ganito, pero ayan, nanganak siya. At ang daming mga fry. Ayan, hindi niya kinain yung mga fry. So depende, minsan mayroong mga female na albino blue tupas na kapag hindi natin nilagyan ng ganito, ubusin niya talaga yung kainin ang mga guppy fry. So since ito hindi ko nalagyan at maraming nakasurvive na mga guppy fry, so ibig sabihin itong female na to hindi niya kinain yung mga anak niya kahit walang ganito breeding mesh na nilagay ako dito sa pinakababa ng breeding tank. So ngayon gagawin natin, ilipat natin yung female, iwalay natin yung female na nanay nila sa isang ganito, sa breeding tank na to, no? Iwalay natin kasi baka kainin niya yung mga fry niya. So dito kuha tayo ng cycled water. So cycled water nung ginagamit ko, ito ang cycled water. Yan. So dito natin ilagay yung female na bago lang kapanganak. So sa mga guppy tank nyo, sa mga breeding tank, okay, sa mga grow out tank, dapat maganda gamitin ay ang cycled water. Yan. So later share ko sa inyo kung paano mag-cycle ng tubig. Ngayon tanggalin na natin dito yung female. Yan, ito siya. Female na albino blue tupas. Ayan, kumipis na talaga siya, no? So minsan pag ganyan kanipis na, probably hindi na yan siya manganak ulit. So ito na yung pinaka last niya na panganak. Pero anyway, tingnan natin, no, kung lalaki pa siya or manganak pa siya ulit. Ilalagay na natin to dito ulit, balik. Ayan, so dito lang yun siya. At ito, pakita ko lang sa inyo dito. Mayroon na naman ako dito isang albino blue tupas din. Ayan, and buntis na rin yan. So hopefully 2 to 3 weeks mag-drop na rin to ng fry. Ayan, so antayin tayo lang natin, no? So dito ko lang siya nilagay. So ito, bago ko lang din to nilagay dito yung albino blue tupas na to. Ayan. So later magkuha pa ako ng isang albino blue tupas, lagay ko naman dun para tatlo, no, ang mga females natin. So balik tayo dito sa mga fry. So sa ganitong breeding technique, no, na iniwalay natin yung mga female sa isang tank lang at nanganak, hiwalay naman natin yung kanilang anak dito at palakihin natin to ng mga 3 months. No, pagdating ng 3 months, makikita na natin yung kanilang anyo na maganda or wala ba siyang traits na maganda. Ayan. At makikita na rin natin kung ilang klaseng mga males or females ang mayroon dito sa tank na to. Ayan. So dito 4 weeks, hayaan lang muna natin dito, and after 4 weeks lilipat na natin to sa grow out
doon na natin palalaki. So sa ganito, no, no, bago pa lang panganak na mga guppy fry, ang maganda pakain dito ay ang brine shrimps, no, or decap na brine shrimps. So kung wala tayo, hindi available yung brine shrimps or decap na brine shrimps, pwede naman siya na powder fish food lang ang ipakain natin dito sa mga Bita Fry. So ngayon, mag-prepare tayo ng decap na brine shrimps para dito sa mga guppy fry. Ito yung decap na brine shrimps. So itong decap, decapsulated, ibig sabihin, na-hatch na to sila and gin-dry. No, nilagay sa dryer itong mga brine shrimps. So ito na siya, nagiging decapsulated na siya. So actually itong mga brine shrimps na to na nag-hatch and gin-dry na lang. So gusto-gusto to kainin ng mga fry, kahit anong klaseng fry. At ito pakain natin sa ating mga guppy fry. So ito yung kailangan natin, no? Lagayan ng decap at lagyan natin to ng tubig. Saka ito turkey baster kailangan natin. Itong tubig na ginamit ko, ito ay stock water lang, no? Ito stock na to na tubig na for 1 week. So kahit stock water, kahit hindi na cycled water gamitin natin, okay lang yan siya. So ngayon, ito na ang decapsulated brine shrimps. At kaunti lang, no? So kaunti lang, mga ganun lang. Kasi pagka na ano na yan sa tubig, natunaw, dadami yan. So yan. Actually, sobrang dami na yan, no? Pwede na yan pakain sa marami pang mga guppy. So pag nandiyan na, i-ano lang natin, no, mix. Yan, and then hayaan natin ng mga 10 minutes, 5 to 10 minutes. Yan, hayaan natin. And then after 5 to 10 minutes, pwede na natin 'to pakain sa mga guppy fry. So bakit hayaan natin ng 10 minutes, 5 to 10 minutes? Kasi para ma-absorb yung tubig ng mga decapsulated na brine shrimps. Yan, para magiging ano siya, mag-mix siya sa tubig. Yan, kasi kapag hindi, lumulutang siya sa taas. No? So, ganyan siya pag na basa na siya ng tubig. Nandiyan na siya sa ilalim. So, 5 minutes is over. So, ngayon, kain na natin to sa mga guppy fry. Nilipat ko dito yung guppy tank, no? So dito ko nilipat para mas malapit lang dito sa mga magpakain tayo at para mapakita o rin sa inyo. So ayan, mga guppy fry, ang dami, maliliit. So ngayon pakainin na natin. So mix lang, no, ganyan. Then yan, kung mapansin nyo, ayan, daming mga brine shrimps. So pakain na natin. Ayan. Gustong gusto yan kainin ng mga guppy fry, itong mga brine shrimps. No. Kahit ito pakain natin sa mga malalaki na, sa mga breeder, gustong gusto din nila yan. So it's either decap or hatchable na brine shrimps. Yan. Pwede din yan. Ayan. First day of feeding natin dito sa mga guppy fry. So, huwag tayo mag overfeeding, no? Kasi kapag nag-overfeeding tayo, papangit yung quality ng tubig natin. So, kahit anong live food man or feeds, no? Iwasan talaga natin yung overfeeding. Maliban na lang siguro sa Daphnia or sa iba pang klaseng live food na hindi sila namamatay sa tubig. So, ito kasing brine shrimps, no? Itong decap na brine shrimps, pag hindi yan nakain nila, nasobrahan tayo feeding, titira yan doon sa manatili yan doon sa pinakailalim, and minsan yun yung dahilan na lalabo yung tubig.
Pati yung hatchable na brine shrimps, no? Pag nasubrahan yan, hindi na rin nila maubos. So doon yan sa ilalim. And yun yung dahilan minsan na lalabo at papangit yung quality ng tubig natin dito sa tank na to. So kung meron kayong mga question o suggestion, i-comment nyo lang po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa pinakabagong videos ko. At hanggang sa muli, isa na mamagandang araw sa inyo lahat. God bless. Take care, keep safe, at see you next time.